Sabihin nga natin, Jesus is the only way. Ang sabi, Acts chapter 4 verse 12, there is no one else. Peter insisted there was no man who could claim to be the Messiah over than Jesus. The Messiah is the Savior, the anointed Savior. So there's no one else. Sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, o ilalim ng lupa, ilalim ng langit, no? Walang tagapagligtas who has the power to save us. No one else. No one under heaven. For there is only one name to whom God has given authority by which we must experience salvation, the name of Jesus. Wala. Kaya nga po, dahil walang kaligtasan maliban sa pangalan ng Panginoon, we must have that boldness to share Jesus to them. Kung naniniwala ka. Sa bawat araw, ay meron tayong makakay. Alam mo ninyo, ang saya-saya kapag meron po tayong nakitang laging bago na maakay. Ngayon, lalong-lalo na, bukas na po, no? Bukas na. Pwede na tayong mag-invite ng marami. Yun ay yung mga ini-invite ninyo or na-sharean ninyo. Sino pong bago ngayon dito? Yung first time po dito. Patas nga po ng kamay. Mga first time. Ayan. Isa. Ilan pa? Okay. Very good. Welcome po kayo. Now, sabi ni Jesus, ay nagsasalita po dito sa Acts chapter 4, si Peter. Ang nagsalita naman dito sa John chapter 14 ay si Jesus. Sabi niya kay Thomas. Kasi si Thomas hindi naniwala hanggat di niya nakikita. No? Sabi niya, I am the only way to God. And the real truth. And the real life. No one comes to the Father but through me. So ibig sabihin, if you want to go to Father, if you want to have eternal life, walang makakapunta at walang magkakaroon ng buhay na walang hanggan maliban kay Kristo. Now, do you have boldness? Do you have boldness? Katapangan na ibahagi si Jesus. You must. Walang pwedeng ikahiya ng isang Kristiyanong merong buhay na walang hanggan. At hindi mo pwedeng ikahiya si Jesus. That is the passion of Christ. Ang sabi ni Billy Graham, actually matagal na to eh. Patay na si Billy Graham. Pero ang sabi niya, noon pa to, alam ko mas marami na ngayon, the world's population is growing by 5,000 person per hour. Or about 50 million souls a year. All these millions are altogether born in sin, meaning they need to hear Jesus. Kung 5,000 person per hour, ilan naman kaya ang nababahaginan natin per hour? Ito po yung tininang kong research kanina. How many people die each day? Now, world death rate ngayong 2022 to. Deaths per day is 166,279 per day. Ang deaths per hour ay 6,928. Ang per minute. So kanina, mula nung nagsimula ako rito, kung ilang minuto na yon, 115 death every minute. At sa loob po ng isang taon, kinuwenta ko, 60,691,835 ang namamatay taon-taon. Okay. Ang tanong, ilan kaya ang naliligtas dito? Ilan kaya ang nababahaginan natin dito? Ang pinakamaraming namamatay sa China. Then pangalawa sa India. And then sa Amerika. Ang Pilipinas po ay nasa ilalim. Ang namamatay po per day ay more or less 2,000.
according to the record. So 1,800 plus. Ngayon, ilan ang nababahaginan po natin? Minsan yung iba diyan kamag-anak natin. 'Di ba? Pak, naku, kapitbahay. 'Di ba? Pak, naku. Kamag-anak. Pak, no. Kasama sa bahay. Muntik ka na. So, what is our passion? Ano po ang tingin natin sa kanila? Lalo kapag hindi pa po nakakakilala sa Lord. Umasa na lang ba tayo sa panalangin sa patay? Anong aasahan po natin sa kanila? Kapatid, there's no more salvation after death.